So ang plano ko sana, sir, yung ipapauso ko yung Oplan Sita sa lahat ng mga foreign national. Sample, may checkpoint. Sample, sir, may checkpoint. Sample, halimbawa, sa Kamuning. Oplan Sita, panakita ng Chinese kauno ka, ID. Yung magandang ba, sir? So, in short, sandali lang. What prevented you from doing that? Huh? Immigration kasi po yan, sir. Baka, sir, makapagalit sa amin, sir. Baka ma-open sila. Hindi. Disparate times, need disparate measures. You take yes, that sir. It's a disparate measure na sitahin mo, hanapan mo na pag-alit. Yes, gawin mo. Immigration, mananagot ba sa batas ang PNP kapag sitahin nila, hanapan ng identification like visa or passport? Mayroon ba violation na ginawa ang police niyan? Migration. Mr. Chair, just like what you have said, may jurisdiction naman ho yata ang law enforcement, especially the PNP, to check. Sa amin po, we're focusing lang po sa immigration violations and immigration violators. Ano to? Pag mayroong sasakyan, nakita mo Chinese national, pipigilan mo, ganon? Yes, ma'am. May danger dyan. I mean, ako, talagang gusto kong mahuli ang mga salbahe na mga sindikato. Pero kunwari, nasuspetsahan lang kayo, mukhang Chinese ito, pipigilan ko to. Mr. Chair, pwede ba yan sa batas natin? Meron kayong cause to check. Diba? Kasi baka mamaya, hindi ninyo alam, mukhang Chinese, si Mr. Pedro pala yung nasa sasakyan. O kaya si Mr. Lim. O kaya si Mr. Beng Sum, o kaya si Mr. Bon Leong. So, ito yung mga Filipino-Chinese, but we can't discriminate. But when it comes to the safety of our countrymen, that's the priority. So, dapat merong cause. Bakit nyo, siguro yung rehistro ng sasakyan nila, bakit walang plate number? O kaya ang itim ng tint, o kaya nagka-cut ng traffic? Di ba parang merong cause to check them. I'm sure you can find one, especially if you suspect them to be part of a syndicate.